Hi guys! Kamusta po kayo? Ang topic po natin ngayon ay tungkol po dito sa mainland China. Laman ho ng balita yan for the last 2 weeks. Gusto lang natin balikan kung ano talaga ang nangyari dito. Kung bakit po nagkaroon ng mga restrictions almost 14 major countries including the United States, yung CDC, yung Center for Disease Control, at bakit sila nangailangan ng restrictions na pre-departure testings upon arrival in the country na pupuntahan mo, and then meron ka pang testing on arrival at may quarantine pa. Nagmula to, of course, ang ating pandemic December 8 of 2019, yung old Wuhan strain natin, and then next year, January 2020, nagkaroon ng non-disclosure on China as to the events na nangyayarin. And it took a while for the World Health Organization mapilit, malabas yung data ng China. So, ang nangyari dito, na i-declare pa siya ng public health emergency of international concern ng third week ng January. Pero late na. Nakalabas na ang mga tao na dala yung virus. And then, of course, the rest is history. After 100 years since the 1918 pandemic, nagkaroon tayo ng global pandemic. Ngayon, after 3 years, medyo mababa na ang cases natin, mababa ang deaths natin due to 3 reasons. The minimum public health standards, yung wearing of face mask, yung ating vaccination, and then boosters. Pero lately, December, bigla na lang napabalita, nagtaasa ng cases. Millions, actually, sa China. Based on footages, also on videos sa Twitter, sa Facebook, na dumami uli ang cases. Ang red flag dito, hindi ina-announce ng China kung ano real-time data. At ang World Health Organization even asked China na i-reveal so that we can create healthcare policy. Ang storya, nagkaroon ng zero COVID policy ang China. Utos siya ng kanilang presidente, tapos nagprotesta ang mga tao, so naglabasan. Eh, hindi pa enough yung kanilang natural immunity. Ang predominant vaccines na nagamit sa kanila, Sinovac and Sinopharm, but not enough. And since pressured ang second largest economy in the world, biglang naglabasan ng tao and then na-infect yung mga vulnerable. At ang reasons for the increase in cases, low vaccination rate ng mga elderly, pati boosters nila. And then tinigil bigla yung reporting nila. So that triggered yung mga restrictions. Ang Morocco nga, binaban eh. Pagka mga mainland China, hindi ka pupuntan. Ngayon, sa atin, sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng konting political issue kasi President BBM inimbita sa China for a state visit January 3 to 5. Nakita naman natin sa protocol, medyo matindi yung testings and then protection. Nakabalik na ang Pangulo. Pero ang main questions ngayon, ano yung magiging restrictions natin para dun sa mga turista na pupunta sa atin? So lately, ito yung headline, no? Kung napansin ninyo, 8 Pilipino from China na unvaccinated, nag-positive, tapos in-isolate siya. Ibig sabihin, kahit may heightened alert na nilabas ng Department of Health, kung tayo nag-pre-departure testing sana, bago pumunta sa Pilipinas, chinek natin ang vaccination status, wala namang problema doon eh. And I think also, hindi naman tayo magiging malaking issue eh. Nagkaroon ng mga sub-variants, yung BF7 and then XBB1.5 sa Amerika. Kahit dumating sa atin yan, hindi naman tayo maapektuhan ng ma-overwhelming healthcare system. Kaya lang, may tatlong problema tayo. Number one, siyempre pag nagkasakit ka, hindi ka makakapasok. So, productivity loss. Number two, workplace problems. Kasi pag nahawahan yung mga opisina mo, or even kapamilya mo, lalo na kung may lola-lola ka, mahina ang katawan with waning immunity. Wala pa tayong bivalent vaccines na hindi pa na-order ng government natin. And that will be a problem. At ang panglima, kung magkaroon ka ng long COVID syndrome, yung symptoms mo, nararamdaman mo pa even after tapos na yung problema natin. So, ang sabi ng Pangulo, wait and see lang tayo. Though huwag kayo mag-panic because I don't think this will be like the Delta wave. I don't think this will be something na dapat tayo mag-worry because we are also educated na empowered, engaged. Ang hindi lang natin gusto are the problems na hindi na naman tayo makakapagtrabaho ng ayos. At saka maganda na rin makasipa ekonomiya natin kung healthy tayong lahat. At iba pa rin yung nag-iingat. Ika nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So yun lang ho, mag-ingat lang ho tayo. Wear your mask, boost up, at kung may pagkakataon dumating yung bivalent vaccines, magpa-bakuna tayo. So ito po si Dr. Tony. Focus on your family, on your health, and of course your workplace. Don't forget to subscribe sa YouTube. Paki-like na lang po at paki-share ang mga Facebook natin. Kung meron nyo kayong comment dito po sa
episode na ito. At kung may topic po kayong gusto, pakilagay na lang po. Maraming salamat for your support and take care and stay well.